Panginoon, inakit ng katangalan. Ngunit siya ay pagitan at mapagpiman ang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran kaayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Pilipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsama natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip nino man na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angka ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo, at sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang may pipinta sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang
ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suubin ang awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayong mga bigat ang pasan, Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan niya ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo,
kapag nagkaroon ng higit sa magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan. Kaya kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng magsisi. O kaya kung ang isang babae ay may 10 pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw. Wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kaya kapag nasumpungan niya ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong 10 pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating ebanghelyo, magandang tanong eh. Bakit hinanap yung isa? May 99 naman. Eh, isa lang yun eh. Bakit ba hahanapin yun? Maganda makita na kahit isa, mahalaga sa mata ng Diyos. Kaya hinahanap, kaya sinusumpungan, kaya hinahanap at hindi pinababayaan. Dahil kahit isa man, mahalaga sa paningin ng Diyos. At ganun tayo sa mata ng Diyos. Lahat tayo mahalaga sa kanyang paningin. At pag tayo ay tumatalikod sa Diyos, tayo ay kanyang hinahanap na nagnanais na magbalik loob tayo sa kanya. Kaya maganda para sa atin, no, bilang mga Kristiyano, na unang-una makita natin na mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Hahanapin niya tayo na naisip tayong makita pag tayo ay tumatalikod sa Kanya. Kaya hinahanap kasi nga mahalaga. Kasi kung hindi mahalaga, babaliwalain lang. Kahit mawala yan, kahit hindi nakikita, baliwala lang kasi hindi mahalaga. Parang walang pakialam. Pero dahil hinahanap, at tayo bilang Kristiyano, bilang mga nanampalataya sa Diyos, hinahanap tayo ng Diyos kung tayo ay tumatalikod sa Kanya dahil nga mahalaga tayo sa paningin niya. Siguro yun yung unang pwede nating matutunan sa ating ebanghelyo, na tayo bilang mga Kristiyano ay mahalaga sa mata ng Diyos. Walang ganito lang ako. Wala sa mata ng Diyos ang eto lang ako eh. Ganyan lang ikaw eh. Hindi. Lang ganun. Dahil anuman ang kahinaan natin, anuman ang pagkukulang natin bilang tao at bilang Kristiyano, kahit gano'n pa tayo kasalanan, kahit na mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. At nais niya na bumalik tayo sa Kanya. Kung tayo ay nalulugmok sa kasalanan at tumatalikod at iniiwan siya, nais niyang bumalik tayo sa Kanya. Kaya ito ho yung pangalawang paalala sa atin. Ang Diyos ay nais tayong bumalik sa Kanyang piling. Nais niya na huwag tayong mawalay sa Kanya. Nais niya na bumalik tayo sa Kanya. At ang nagwawalay sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. Kaya nariyan lagi dito sa simbahang ito ang sakramento ng kumpisal kung saan nararamdaman natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos
at tayo ay nagbabalik loob sa Kanya. Kaya sana bilang mga Kristiyano na lagi narito ang kumpisal. Huwag tayo mahiya. Huwag tayo matakot na lumapit sa Diyos at magbalik loob sa Kanya. Dahil mas higit ang pagmamahal ng Diyos kahit sa mga kahinaan at pagkukulang natin. Mas higit ang awa ng Diyos kahit sa mga panahon na tumatalikod tayo sa Kanya. Dahil mahalaga tayo sa paningin Niya. Bawat isa sa atin, mahalaga sa paningin ng Diyos. Bawat isa sa atin, minamahal ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid ang Panginoon, ang Pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin. Sa ating pangalan, ialay natin ang ating panalangin sa Diyos. Nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Ang ating itugod, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan, naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal sa pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen, o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunye kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, basbasan mo ang bawat isa sa amin. Sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakaaalam. Makasunod nawa kami saan mo man kami dalhin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat ng puso.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa bunsang bayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinilugod mong likain ang sanlibutan ng iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Upang ika'y bibig
sana ay ikaw pa ay papalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y naghihintay sa'yo. Tumapit ka lamang, ang puso ko'y agkan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana. Kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Announcement, ang lahat po ay inanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service ngayon, November 7, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina, tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa ibang impormasyon, ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ng lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Ama naming Diyos, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay.
Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sana Jesus Nazareno, sinasama namin parangon namin buhay at kasal sa Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang puso mamatayan ay sa isang buhay asan Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalagal ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Jesus, Nazareno,